maraming nasihat na kanyang mga pagbibili. Hi guys, ayun po sila guys, nagpipicture kasi matatapos na po guys yung... Ng Cavite. History, history po ito.
nga po, nag-exert po kayo ng effort sa pag-support po sa ating po kauna-unahang YMO District Fellowship. At ngayon naman po ay tayo po ay dadako na para po sa ating Word of God. So, may nakalagay po kasi dito simple introduction para po sa magdadala ng mensahe. Sabi ko, ay paano kaya siya ipapakilala? Ikilala na siya ng lahat. Yan, so ang ating po tagapagsalita ngayon ay ang ating po ni Deputy Superintendent, ayan, ang ating pong distrito, at siya rin po ang resident pastor po ng Ayer Tansa. Yan, ang ating pong advisor, yan, siya po ang advisor po ng YMO District po. Walang iba po ang ating pong kagalang ayan, ang aking pong nino, kagalang-galang, Reverend, hindi ka gano'ng yan, ang Reverend Jonathan Peñalosa po sa kanyang pagkakasin. Maraming salamat ni Nana sa aking tagalanggalan na Nana, si Teacher Laya po. Mukhang talaga mabihita na rin ako eh. Karamihan dito mga inaana ko na eh. Dahil na ako, itong nakalipas lang eh, nasa hindi eh, naganap kami sa kasal. Ano naman? Hindi ko, ano, hindi ko tinatanggihan. Kasi revelation niya. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, wala akong bibigay na anumang halaga. Pero panalangin at maraming akong bibigay at pagpapayo. Purihin po ang Panginoon dahil ito po yung ating first na gathering ng YMO organization, Young Marine Organization. Natuwa po. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ano po natin ito ngayon? Una sa lahat, ikaw ay may personal na kaugnayan kay Jesus. O pagtatanong, ikaw ba ay meron ng personal na kaugnayan kay Jesus? And be open. Kasi kapatid mo yan. E siyempre, tayo naman, nasa asabu, eh kung may mga sensitive bagay, inilatan natin. Ayan, sana ka po. Nasabi po ng mga talata sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kaya na mga kapatid, dalalayan sa masaganang habag ng Diyos sa atin na pinag-iusap, na iaring ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at nilugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong mag-iayaw sa takbo ng mundo ito. Ay nangangako na buong karangalan ang tutupan sa lahat ng tungkulin inaatak sa Iglesia. At mapagbibigay bahay sa karangalan at kalinisan ng Iglesia at ng aking Panginoon na nagbigay sa akin ng buhay na tumawag sa paglilit. Tulungan na ba ako? Natin yung ating right hand sa ating mga leaders. Pangunahan po tayo sa panalangin ni Sister Nalek. Sister Nalek, i-bigay ka ng blessing sa ating pangunahan. Ay, ito'y manalangin. Panginoon, ay kayo po ang maguna at kayo po ang pumaginta sa lahat ng halang mga pagbibili, Panginoon, at lahat ng pangitakala po dapat pag-usapan. Dalangin po namin ang kalakasan na gumulat sa inyo, Panginoon, para nasa nila sa bawat gawain, Panginoon, at sila po inyo pong gagamitin. Ito yun yung po silang lakas. Ito yun po sila, Panginoon, katalimuhan. At Panginoon, sa kanilang mga pong pagtayo bilang yung pong mga lingkod, nawa po makita, o Diyos, katulad na kanila po mga Mali. Mga YMO Sampa. Bilang mga Kristiyano, mga Young Marine Corps. So, gaya po kanina, mas mag-grow tayo spiritually kapag may mga ganito tayong samahan sa ating mission. So, yun po yung YMO mission.
As vision naman po natin, as Christian couples, we must see Christ, we must have a Christ-centered life. Kaya sa Colossians 3:17, alam naman po natin na hi guys, ayan po sila guys, nagpipicture kasi matatapos na po guys yung aming sisimbahin. One, two, three, walkie.